may problema pa siya sa right of way. So why ask for a budget when alam niyo naman na may mga issues pa dun sa proyekto na yon? Let's move to another point. I checked ho yung DBM website, Secretary Aban. Dun sa FAQ nyo, ang nakasulat, year 2011, 83.53 billion. Am I correct? What is that number you're referring to? Question number one, how much were the programs and projects funded through DAP in 2011, 2012, and 2013? Nakasulat dito for 2011... a total of 142.23 billion. 83.53 billion was for 2011, 58.7 billion was for 2012. Do you confirm, Bob? Kaka-check lang ho namin ito, I think, a few days back. Ito ho yung nakasulat sa website nyo. Alam ho ninyo, itong may mga ibang proyekto dyan, they are work in progress. No? So, yung aming website, kailangan lang sigurong i-update yan. But, nasaan siya? Siguro, Mr. Chair, can I, Mr. Chair? Yeah. Mr. Chair, baka can I get a detailed listing of the 237 billion available savings? Yes, we will make all submissions available to the members, and I think Secretary Abad will post it in the website of the DBM as well. That's correct, Mr. Honor. Yes, Pa. Dun sa FAQ nyo, it's stated 2011, 83.53 billion. In fact, ho, this was uploaded noong October 7, 2013, noong unang lumabas ho itong issue ng DAP. If you're referring to the releases made, in 2011, there were actually two memos approved for that. October 12, 2011, in the amount of 67.4 billion, and in December 21, in the amount of 11 billion, or a total of 78 billion. Saan galing ho yung 67? Ito ho yung records namin. Let's talk about na lang ho yung actual releases, hindi ho yung funding. Ito, these are actual releases as of October 12 and December 21 in the total amount of 78.4 billion. And meron ho tayong detalye noon. So mali ho yung nandun sa FAQ nyo? Baka hindi lang ho updated. Na 83.53 billion. I-update ho namin yun. Why, ano ho yung cause of discrepancy? Well, minsan kasi... Katulad ng sinabi ko, yung ibang proyekto dito patuloy na pinapatupad. So, while initially the amount released... But it was stated here, for 2011, a total of was released for programs. So, I assume nabigyan mo ng pera to. Nakasulat dito, 83.53 billion in 2011, 58.7 billion in 2012. Galing ho yung data na to sa inyo, hinugot ho yung... 83.53 billion. Yeah. We will provide you an update on these numbers. Hindi ko gusto ng update. Gusto ko malaman ano yung cause of discrepancy. Baka lang ho yung pag-post to, hindi pa ho yun yung final... So, saan nga ho yung... Yun na nga ho, can you give me a list kung... kasi kaya... For example, noong 2011, 78.39 billion lang. So, may nawawalang more or less na... ...ilang billion. Oh, so, may mga nawawala ho tayo ilang billion. Kasi, ano ba to? Dahil hindi...
may ibang proyekto na hindi natuloy or... Kasi this amount... We have a list that if you want to... But this amount, this 83.53 billion, may pinagkunan ho yung DBM dito eh. So yun ang gusto kong malaman. Ano yung detailed listing ng 83.53 billion that you posted in your website? Yeah, baka nga ho, hindi ho accurate yung pagka-post. We have here actually a list of the 77. Ay, kasi siguro pwede i-provide nyo na lang ako ano yung discrepancy. Kasi syempre, nung, siguro naman ho, nung pinost nyo to nung October 7, 2013, meron ho kayong listahan na worth 83.53 billion. Tapos ngayon ho, may bago kayong listahan as of July 14, 2014, na iba din ho yung amount. So para mo makompare natin, ano yung pagkakaiba? Oh, we will provide you with the list, Mr. Chairman. I guess it holds true then for 2012 and 2013? Yes, ibang Mr. Chairman. Yung nasa FAQ dun sa... Binigay niyo hong kopya sa amin na listahan na 116 projects? Gagawin din ho namin yun, Mr. Chairman. Sige po. So let's move on ho dun sa mga projects that was implemented sa DAP. Nasa number 15 ho yung... stem cell research. Am I correct? What was the rationale for this project? Perhaps we can, Mr. Chairman, recognize Secretary Ona, who fortunately is here to respond to that, Mr. Chairman. Secretary Ona, you are recognized, sir. Good afternoon. You may respond. Good afternoon, Your Honor. As far as the stem cell project ng Lung Center of the Philippines. Hindi lang ho yun sa stem cell, kundi buong laboratory, of which part of it is study sa stem cell. So mali ho yung title ng project? Hindi po, kasama lang, kasama ho sa title yung project na yun. But yung mga instruments are also gagamitin sa iba. Kasi nakasulat ho dun sa description to fund the bioregenerative program aimed at harnessing stem cell research and technology to reconstruct new healthy cells replacing cancer organs. Tama po. Yun ho kasing research na ginagawa natin sa lung center involves also the use of stem cells sa lung diseases like cancer of the lungs as well as yung mga ibang sakit sa pulmon like yung COPD. Nasa budget ba ito ng DOH? Sa GAA? This project? Itong project na ito po ay kasama nga ho sa mga hinihingi ng ating mga specialty hospital. Hindi ho. Ang tanong ko ho, kasama ho ba ito dun sa GAA ng DOH? Hindi po. Hindi ho ito kasama. Kaya nga po ito ay additional request. So this is a new item in the GAA? No, kasama na ho yun din sa project natin ng mga researches. Yes, pero sa GAA yun, nakasulat na stem cell research. Sa GAA meron po, o wala? Wala po. Alam niyo ho, a few months back, nasa Vicente Soto Hospital ho ako. I saw for myself na isipin niyo ho yung mga nanay nanganganak, kailangan mag-share sa isang kama. Tatlong nanay ho, tatlong mommy, tatlong baby yung naghahati sa isang kama. Hindi niyo ba naisip na bumili na lang ng hospital beds instead of doing a stem cell research. Alam niyo yung 70 million na yun, that's already equivalent to 1,400 beds. I'll answer it indirectly, Your Honor. No? In terms of, di ba? Kasi priority nga eh, yung what can help our people. So, kasi hindi ko makita yung logic eh, stem cell research compared dun sa mga pagkukulang ng mga gamit sa ospital. Parang where is our priority? Binabalansi ho natin ng gusto. Of course, kung sasabihin mong itong pera sa research, bago i-ehemplo mo naman yung kakulangan natin, let's say, sa isang RHU, talaga hong hindi ho naman siguro comparable yun. So we look at it at sa buo hong needs ng ating health Bakit system. Bakit hindi nyo na lang ho ni-request dun sa budget nyo? Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, just to let you know that we have already... we have already bought more than almost 8,000 or about 8,000 to 10,000 hospital beds na ibinabigay ho natin sa ating mga health facilities. So, pero ano ba yung need natin ng hospital beds?
kulang pa rin ho. So ilan nga ho? You said you provided 8 to 10,000 beds. How many beds do we need? Probably po, in terms of modernizing atin hong mga kakulangan, pwede siguro ho kung sabihin na nangangailangan pa ng another 5 to 10,000 beds. So, kalahati pa lang ho. Subalit ho, yun nga, tinitingnan ho natin naman ang ating kakulangan sa atin hong kalusugan in terms of preventive, promotive, curative, yun hong panggagamot at saka even rehabilitation. So, itong stem cell, mas nakakonsentrate ito sa lung cancer or other cancers? Alam ho ninyo, yung study ng stem cell ho is a study na nag-i-involve o sinasali ho natin lahat na ating buong katawan dahil ho yung stem cell. Yun ang ating tinatawag na, well, we call it progenitor cell o yung hong simula ng ating mga parte ng ating katawan. So, yung research na ginagawa ho sa lung center, pwede hong ang epekto noon sa ibang sakit din. Ano ho ba yung mga pinagpilian yung proyekto na pwede nyo i-recommend sa DAP? Aside, what other researches yung sinabit nyo ho na pwedeng pondohan ng DAP aside from the stem cell? Napakadami ho, napakadami as a matter of fact. Kaya ho, meron tayong Philippine Center. At pinaka-importante ho itong stem cell kasi ito isang ho ito sa mga bagay-bagay ho na ating binibigyan din ng attention. So can you name ho the other researches that you propose? Meron ho tayong mga research sa dengue. Meron ho tayong research sa malaria. Nawala ho yung funding. Meron ho tayong funding din. Ang tanong ko is, I assume na nagsabit ho kayo ng listahan ng mga research projects na pwedeng pondohan. Tama ho ba? Meron ho mga proposals dyan na ibig kong sabihin, yung mga research natin ay merong mga nagpo-propose. May proposals. And one of the proposals, ang isa ko sa proposal, itong stem cell. Aside from stem cell, ano pa ho yung mga proposals na wala hong budget? Marami po. Marami like, ho tayo. Binibigyan ho natin like ng priority. What, kasi sinabi ko nga, meron tayong research, for example, sa dengue. Hindi, sabi nyo ho, may funding na for dengue. I'm talking about researches. Hindi po, napakalawak ho ang... So why not put 70 million to dengue instead of stem cell? Meron ho tayong pera ding mga allotted for those kind of researches. Depende ho sa proposals. Hindi nga ho, yun nga ho eh, why so special yung stem cell? Alam, hindi ho special ang stem cell. Isa lang ho sa mga ating binibigay ng Mr. Secretary, attention. The mere fact that it got 70 million for me is considered special na ho to. Wala nga ho to sa GAA, nakakuha ho ng pondo. Di special ho tong proyekto na to. As I was explaining ho kanina, yung atin hong project na study ng stem cell, equipment ho yan na ginagamit din ho sa ibang testing or sa ibang research. Kaya po, nailagay lang ho yan as part may of the stem cell. May resulta na ho ba itong research na to? Meron na po. Meron na hong resulta in the sense na nakaka-contribute na. As a matter of fact, meron na sila hong sinosubmit na research paper at na-publish na ho ito internationally. Can you provide the committee a copy? We will do that po. Sige po. Let's move on to another project. Dun ho sa number 18, ito yung sa COA, IT Infrastructure Program and Hiring of Additional Litigation Experts. Paano po neto mapapabilis ang at makakatulong sa ating publiko? Well, ang isa hong platform ng ating reform agenda ng pamahalaan. In fact, ito nga siguro yung pinaka-prominente ay yung good governance reforms at yung anti-corruption campaign. Lalong-lalo na po dahil ho nung lumabas yung maraming issues sa leakages sa halimbawa, ginalang ho sa Department of Public Works na nag-take over si Secretary Singson. Napadami ho yung trabaho ng Commission on Audit in terms of requests for either the general audit or special audits at sabi ho nila sa amin eh kung gusto niyo magawa namin itong lahat na hinihingi na audits, kulang na kami sa tao at kung titingnan niyo yung aming kagamitan ay sabi ko nga kanina yung disket na kudrado pa ang ginagamit nila. Ay kung maiiwan kami dito, hindi namin masasagawa ng maayos at yung aming coordination sa iba't ibang ahensya, halimbawa sa Department of Justice, sa National Bureau of Investigation at sa Ombudsman, ay maantala at hindi natin masasagawa itong kampanyang ito na mabilis.
Are you aware of the unfilled position sa COA? Meron ho silang unfilled items. Magkano ho? Pwede ho nating malaman. I have a copy. Noong 2012 ho, ang permanent positions sa COA ay 15,219. Ang na-fill up lang ho nila is 8,734. Kaya nagkaroon ho ng 3 billion savings ang COA. And in spite of the fact na hindi nila mapunuan yung mga permanent position sila, nakakuha pa sila ng additional funding through DAP. So how do you explain na ang laki-laki na nga nung savings sila kasi hindi nila fini-fill upan yung mga position, tapos bibigyan niya pa sila ng additional funding to hire additional litigation experts. So what is the rationale behind this project? Tama po kayo. Pinaalala ho namin sa COA yan at hindi lamang ho yung COA. Maraming ahensya na... So bakit ho nabigyan ng additional pera ang COA in spite of the fact na 3 billion yung 3.5 billion. In fact ho, habang tumatagal ho, lumalaki pa nga ho yung savings nila dun sa unfilled positions eh. Ang paliwanag ho sa amin ng COA noon dahil sinabi rin ho namin sa kanila yan, ay meron ho silang panggagamitan ng kanilang savings. At isa nga sa binanggit sa amin, kailangan ayusin lahat yung mga offices nila sa iba't ibang probinsya na yun ang binabalak nilang panggamitan ng pondo. So you allowed cross-border allocation kasi sinasabi sa inyo ng COA, hindi namin pwedeng galawin yung savings na yan kasi gagamitin namin yan sa office namin. Yan kaya bibigyan na lang namin kayo ng additional allocation. Parang ganun ho yung nangyari. E, di ba ho, kaya nga ho na may provision din sa constitution natin na kailangan may fiscal autonomy yung mga constitutional bodies para ho magkaroon ng independence. E di lumalabas ho ngayon, ang laki ng utang na loob sa inyo ng COA kasi nadagdagan ng pondo ang kanilang ahensya. Well, binanggit doon namin sa kanila na kailangan nilang gamitin yung kanilang savings. Which pero they have not used until ang sagot naman sa amin ho, na meron silang panggagamitan sa yan. Nag-apila sila na kung pwedeng mabigyan sila para dito sa pangangailangan nilang to. Isipin nyo, ang amount to is 143 million? Million. 700. Eh, ang savings sila is 3.5 billion. Mm-hmm. Bakit hindi niya na lang sinabi na, ay, hindi ka namin pwedeng bigyan, gamitin mo yung savings mo kasi yun yung nakasaad sa ating konstitusyon. Bawal kaming mag-augment sa savings kasi you can only, ano yung nakasulat doon? Augment within your respective offices. Bakit hindi niyo ganun ang sinagot sa kumama? Yun lang ang sinabi namin sa kanila. Pero but in spite nila, of the fact, you gave them the amount. Dahil tama mo ba? They pleaded to us because they said that they needed the support. So tuwing sasabihin ho sa inyo ng COA na kailangan ko ng ganito, ibibigay niyo ho? Ito lamang ho, ngayon lamang ho ang pagkakataon na lumapit sa amin ng COA dito sa loob ng 4 na taon na kami ay nanunungkulan. Tapos if I remember right, meron hong hearing dito. In fact, si Commissioner Pulido Tan mismo ang nagsabi na apparently yung sasakyan na nakuha nila came from DAP. Do you confirm or deny this? Kasama ho yun sa request nila, Mr. Chair. Eh bakit wala hong nakasulat dito na ano, nakasulat lang ho dito. IT infrastructure program and hiring of additional litigation experts. Wala ho akong nakikitang kotse dito. Oh, kasi maliit na lang ho yun, mga 5 million yata yung involved. But the mere fact that you gave them money for a car? Bakit hindi nyo sinabi, 5 million lang naman yan eh, kunin nyo na lang yan sa savings nyo. Sa totoo lang, malaki ho yung kanilang hiningi dyan, kundi ako nagkakamali. At nagkaroon ng mahabang usapan hanggat nauwi dyan sa halagang yan. Can you just imagine, Secretary Abad, kung hindi nyo ho ito ginawa, edi sana hindi na-declare na unconstitutional yung cross-border nyo. Am I correct? Well, yan ho ang sabi ng... If he did not give in to COA. Yan ho ang sabi ng Korte Suprema. Sige, punta ho tayo dun sa... Saan ho dito nakuha yung for legislators? Which item? Huwag po kayong bibitiw. Magpapatuloy ang mga maiinit na balita sa pagbabalik ng Balitang Hali.